Sa oral argument sa Korte Suprema, iginiit ng mga petitioner na illegal daw na bilhin ang mga Picos machine para gamitin sa 2013 elections dahil paso na raw ang kontrata ng COMELEC sa Smartmatic. Pero sagot ng COMELEC, wala silang nilabag na batas. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Imbes na rentahan sa halagang 7 bilyong piso, hindi hamak na mas mura raw na bilhin na lang sa halagang 1.8 billion pesos ang 82,000 ginamit ng Picos machine noong 2010 elections para magamit sa darating na 2013 elections. Ito ang laman ng resolusyon ng COMELEC nitong Marso, pero paliwanag sa oral arguments sa Korte Suprema ng mga tutol dito, labag ito sa batas dahil paso na ang kontrata ng COMELEC sa Smartmatic nitong December 2010 kung saan nakalagay ang isang option to purchase clause. Ang pagtitipid, sang-ayon sa batas. Eh magtitipid ka nga, illegal naman ang gagawin mo, tama ba yun? Pero giit ng COMELEC, wala raw silang nilabag na batas. Hindi namin kailangan niya noong 2010, hindi namin kailangan noong 2011, hindi namin kailangan noong 2012. Bakit namin bibilhin, gagastusan namin ng warehousing, gagastusan namin ng manpower, maintenance, hindi pa naman namin kailangan hanggang 2013. Maging ang ilang mahistrado, sinabing may mga exemption sa ilalim ng procurement law para i-justify ang ginawa ng COMELEC bukod pa sa hindi raw illegal ang maglagay ng option to purchase clause sa mga kontrata. Pero hindi lang legalidad ang kinekwestiyon ng mga tutol. Ayon mismo kay dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, kulang daw ang security features ng Picos machine para matiyak na hindi madadaya ang eleksyon. Tulad ng digital signature, source code review at paper trail o yung resibong ilalabas ng Picos para makita ng botante ang lahat ng ibinoto niya. Mas mainam daw na CCOS o Central Count Optical Scan ang gamitin tulad noong 2008 ARMM elections. Ang grupong tandem o tanggulan ng damayang Pilipino nagprotesta sa labas ng Korte Suprema para ipanawagang i-blacklist na ang Smartmatic. Pero sagot ng Smartmatic, they're trying to use small technical glitches to justify scrapping a contract that is beneficial to the country in many different ways. Sa ngayon ay may TRO pa laban sa pagbili ng mga Picos machine, pero sana raw ay maresolba ito ngayong Mayo ayon sa COMELEC kung ayaw raw nating magbalik sa mano-mano ang eleksyon sa 2013. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.